out to our God and King, and the most important thing is God knows you. Pinupuri natin ang Panginoon, itinataas ang kanyang pangalan, pero ang napakasarap na isipin, yung Diyos na yon na nakataas-taasan, kilala at kilalang kilala niya tayo. Yan ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, God knows you. Ano ba ang mga kahulugan nito sa ating buhay? Salamat Ama dahil kilala niyo po kami. Salamat at nakikilala namin kayo sa pamamagitan ng mga propeta, ng iyong anak na si Jesus, ng mga katuruan sa Biblia. Turuan mo kami, Panginoon, na piliin yung mga napakahalagang mga katuruan na mabigyan namin ng diin, pansin sa aming buhay. At ngayon, ipaliwanag mo sa amin kung anong kahulugan na kilala niyo kami. Help us to know you, O God. Help us to worship you through the eyes, the faith, and the songs of the psalmist that we will be reviewing. Lead us, teach us. Forgive us our sins, enable us to see your face. We thank you, we honor you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. God knows you. Gaano karaming tao ang pwede niyong masabing kilala niyo talaga yung tao na yon? Kung minsan nga nagtataka ka, akala mo kilala mo na yung asawa mo, pero biglang may ilalabas sa ugali na hindi mo pala nakita before. Akala natin, kilala natin ang ating anak hanggang magulat na lang tayo na may ibang buhay pala siya na hindi naman lang natin alam. God knows you. What does it mean? Psalm 139:1. You have looked deep into my heart, Lord, and you know all about me. Kitang-kita natin kung paano nakikilala ang isang tao. You look deep into the person's heart. You share time together. You share space. You share thoughts. You converse. And then you watch for meanings of what the person does. And then pwede mo sabihin, kilala ko siya. To the point na pwede ko nang halos mahulaan kung anong gagawin niya pag ganito ang nangyari. Ano magiging reaksyon niya sa ganitong pangyayari. Anong isusuot niya sa ganung okasyon? Anong gugustuhin niyang kainin sa ganitong pagkakataon? Ang Panginoon, sinasabi sa atin ng psalmist ng sumulat ng awit na ito, kinikilala niya tayo at alam niya ang lahat tungkol sa atin. God cares enough to know all about you. It takes a lot of interest to try to know a person. Kung isa nga, kahit asawa mo, mahal mo sa buhay, hindi mo na pinapatapos yung sentence. Dahil wala kang tiyagang makinig. Tinatapos natin yung sentence niya for him or for her. O ayaw na natin siya pagsalitain. Huwag ka nang kumibo, ako na lang magsasalita. Kasi nainip tayo, sayang yung oras natin. Pero ang talaga nagmamahal, nagbibigay ng panahon para unawain, kilalanin yung kanyang minamahal. And the mere fact that God looks deep into our heart tells us that God cares for us. Is there anyone you really care enough about that you would bother to really know him completely or as completely as possible? Na magtsatsaga kang makinig sa kanya kahit ang haba-haba, kahit akala mo alam mo na, pagtsatsagaan mo pa rin. Because knowing means understanding. It means empathizing, caring about, protecting, and therefore, being committed to the well-being of a person. Maraming beses, kaya hindi tayo nagko-commit na makilala ang isang tao, baka malaman pa natin yung problema niya. Baka masangkot pa tayo. Baka madamay pa tayo sa mga problema niya sa buhay. Kaya ayaw na lang natin marinig. Pagka tinanong mo isang tao, kumusta ka at talagang ikukwento niya sa'yo dalawang oras lahat ang sakit niya, willing ka ba makinig? O dekorasyon lang yung kumusta ka? Pag may nasalubong ka, kumusta? May alungkot-lungkot ko, alika, sasabihin ko sa'yo, are you willing? But God cares. God understands you. Napakahalagang maintindihan na tayo'y kilala niya. Kasi pag kinilala mo ang isang tao, nakikisangkot ka rin sa buhay niya. Nagiging problema mo na yung problema niya. At yun ang maganda doon, nakilala tayo ng Diyos to the point na pinaproblema niya rin yung problema natin. Sinasamahan niya tayo sa ating mga paghihirap, sa ating mga lungkot, maging sa ating mga pagkagulo. Psalm 139 verse 2.
you know when I am resting or when I am working. And from heaven, you discover my thoughts. So God knows your activities, to be literal about this. God knows if you are over-resting or overworking. Kaya may utos siya magpahinga, may utos siya magtrabaho. So there is accountability here. But the deeper and more beautiful meaning is that effectively there is no distance between you and God. Sabi, from heaven you discover my thoughts. Wherever that heaven is, if it's a place, a state of mind, no matter what the distance between that heaven and our day-to-day existence, God bridges that distance to know our thoughts. You are never far from God. You are never alone. Sometimes there are couples that confide in me na may asawa nga sila pero ang pakiramdam nila parang nag-iisa sila, parang wala silang kakampi, parang walang nakakaintindi sa kanila. Kahit magkasama sa isang bahay, bihira mag-usap, ang babaw lang ng pinag-uusapan, hindi na ipapaliwanag yung tunay na nadarama. Kumisa naman ipinapahiwatig pero walang effect. Hindi naman madiretso. So there are people who have partners in life, who have parents or brothers and sisters or children, and yet they feel alone because nobody really knows their thoughts. Hindi nila alam, nagtatampo ka na pala, nagdaramdam ka, may sama ka na pala ng loob, and you are alone in your sorrow. But God's interest in you crosses the universe from heaven to earth. Sabi, you know my thoughts. God connects with you through your thoughts. Your thought is exposed to God. Your thought is known to God. Kaya nung araw na uso pa yung mga comics, pag may nag-iisip na character, tapos may mga bilog-bilog yung nakapaligid sa letra ng mga nakasulat, ibig sabihin, thought niya yon, iniisip niya yon. Kahit meron siyang kausap, hindi alam ng kausap niya yung thought niya. Para maging alam, kailangan dire-diretsong linya yon na may ganun, may arrow, sabi, yan ang sabi niya. Pero pag nga bula, thought. So hindi alam ng kaharap mo yung thought mo, pero alam ng Diyos. Isn't it very, very reassuring na meron pa palang ka-share ng thoughts mo lagi? At hindi ka para kontrahen, kundi para kakampihan, kumisan, para kay tuwid. Pero inaalam ng Diyos lahat yung thoughts natin para niya tayo matulungan, para niya tayo mabigyan ng paliwanag, at para niya tayo masamahan. So yung mga nag-iisip na nag-iisa yata ako sa paniniwala ko, sa aking takot o sa aking mga excitements, hindi totoo yun. God is with you in your thought life. Psalm 139:15-16. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together deep in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed, even before I was born. You had written in your book everything I would do. So ang tanong ng iba, so wala na po pala tayong free will, naka-script na lahat ng gagawin natin. Isang talinghaga. Ang ibig sabihin, isa sa mga marami ibig sabihin, God has enabled you to do the things you would like to do. He has given you talent, He has given you resources, energy. He knows what you are capable of doing, and by allowing you a certain width and length in which to operate, God knows what you do. But He doesn't dictate it. Para kung kayo inventor, gumawa kayo ng isang bagay na may apat na gulong, may manibela, sasakyan pala yon, you know what that thing will do. Diba? Alam yung gugulong yun, naandar yun. Kasi yun ang design nyo eh. So yung nag-design ng kawali, alam niya ang gagawin ng kawali. Kasi dinesign niya na ganun. So dinesign tayo ng Diyos, fully aware of what we are capable of doing, our potentials, the promise that is given us, but this doesn't dictate the decisions we will make. Pero ikaw, gustuhin mo man sigurong lumangoy sa dagat, sa ilalim ng dagat na 5 oras nang walang artificial tool, hindi mo magagawa. God knows that you will never do that. You cannot. Kasi ang design mo, wala kang gills, meron kang lungs.
Napag-isip-isip naman natin mga kapatid kung ano ang alam ng Diyos na pwede natin mga gawin at ginagawa ba natin. Kung isa yung hindi para sa atin ang ginagawa natin, kaya nagkakabigo-bigo, nagkakamali-mali. Pero may mas malalim pa. That God knows your thoughts. God was there when you were being designed. In fact, He designed you. Sabi niya, when I was being designed in the deep parts of the earth, isang talinghaga sa sinapupunan ng ina, I was only being created and you were there and you know me. God allowed you to be who you are. Ang lalim ng kahulugan nun. Pinayagan ng Diyos na ikaw ay maging ikaw. Binubuo ka pa lang, alam na niya. Iniisip mo pa lang at kaya mong isipin, dinesign niya at alam niya. Therefore, hindi ka mistake. You are not a mistake. Because God makes no mistakes. Kahit pa sinabi ng nanay mo, alam mo mali ka, hindi ka dapat ipinanganak. Kahit pinapaniwala ka ng tatay mo o ng mga tao sa barangay niyo na mali ka, wala ka dapat dito, hindi ka dapat ganyan, sabi mo, eh sino bang gumawa sa akin? Sino ba nag-create sa akin? Kaya nga hindi ba sabi, pag daw tayo makialam sa Diyos, pag daw ba ikaw ipalayok, ginagawa ka nung gumamang papalayok, sinasabi mo, oh, bakit wala akong tangkay? Lagi mo akong tangkay dito. Oh, ba't ganyan ang korte ko? Hindi ko nakikialam, siya ang gumagawa. Therefore, pag nabuo ka na, sisisihin ka ba nung gumawa ng palayok, o ba't ganyan ang korte mo, eh siya ang gumawa sa'yo? Kumisa, we over-moralize many issues in life, and we make people feel miserable, and we make them feel like they are a mistake. That they are some freak accident in the universe na naging ganun sila. Ba't ganyan ang talent mo? Eh, kinirito ko ng Diyos na ganito. Bakit hindi ka magaling sa math? Eh, ibang galing ang binigay sa akin ng Diyos. Ba't ganyan ang height mo? Eh, itong binigay sa akin ng Diyos eh. Ba't ganyan ang kulay ng buhok mo? Bakit ganyan ang korte ng ilong mo? Eh, sino bang gumawa sa akin? Yung gumawa sa akin, ginagawa pa lang ako, alam na niya, siya nga nagde-design, at alam niya ang mga kaya kong gawin sa buhay. Hindi niya ako diniktahan ng mga detalye what to do, but with the kind of talent, capacity, and natural assets that He has given me, including the natural limits, then God knows the direction I'll take in life, and He will be there every step of the way because He is even with me in my thoughts. The judgmental world will make you feel sometimes that you are a mistake, that you are a freak. But don't believe that lie. God allowed you to be who you are. And because God is all-powerful, He can reject what He doesn't like. And because He created you, God allowed you and accepted you for who and what you are. Kahit naroon pa sinasabi ng mga iba, expectation nila sa'yo, hindi mo na ibibigay kasi ang expectation nila hindi siguro nakabagay sa katotohanan tungkol sa iyong pagkatao, kung paano ka nilikha ng Diyos. Psalm 139 verse 3. You notice everything I do and wherever, everywhere I go. So God notices you to help you. Hindi siya parang isang strictong pulis na inaantay na magkamali ka para ka mabaril o maikulong o hulihin. God notices you to protect you. Hindi para hulihin ka sa akto ng pagkakamali at ipahiya ka, kundi para sagipin ka sa mga bunga ng iyong mga magiging mga pagkakamali. Kumisan, ang laki-laki ng misrepresentation ng religion sa Diyos. Laging magagalit ang Diyos. Ayaw yan ang Diyos. Pati pala ang may ayaw lang yung mga religious leaders. Kasi pinaproject ng mga religious leaders and religious groups yung personality nila sa Diyos. Kaya pagka mayroong conservative religious leader, dapat conservative din ang music sa church kasi conservative ang Diyos. Pag may mahigpit at vengeful na leader, laging pinaghihigantihan na nagkakamali, ang ipinepresent niya is a God who is always vengeful. Pag nagmamature na tayo mga kapatid sa pananampalataya,
sinasala mo dapat ang nadidinig mo ng mga interpretation ng mga leaders, preachers, tungkol sa Diyos. Kasi sa mga magulang nga, ginagawa yan eh. Pagka tinatamad magdisiplina ng anak, oy, magagalit ang daddy mo. Pero actually, siya ang may ayaw, sinasangkalan yung daddy. Maraming ang ganyang nanay, pag makulit yung bata, ayaw na si pastor, magagalit siya sa'yo. Huwag mo ako isangkalan, ha. Marami ding religions, sinasangkalan ng Diyos para pairalin yung mga values nila na hindi naman galing sa Diyos, pero pinipilipit nila para magmukhang galing sa Diyos para magkaroon ng authority. Ang bait-bait ng Diyos. More than you imagine. And more than religion portrays. Ang mga tao kasi siyempre sa gobyerno, sa simbahan, they are obsessed with order. Kailan maayos, kailan tahimik, para hindi mahirapan yung mga nagpapalakad. Kaya pinagmumukha nila ngayon ng Diyos sa super higpit para lahat nakatali, nakagapos, tahimik ang mundo. Pero ang tao, gapos, nakakulong, kawawa. Pag inanalyze nga ninyo, mga kapatid, ang nakakalungkot na katotohanan, isa sa mga uri ng mga taong pinakakawawa sa mundo, mga relihiyoso, kung ang sinusundan nila na relihiyon ay yung gumagamit sa Diyos para pagsamantalahan yung mga tao, para sila kawawain, kontrolin, tanggalan ng utak, at paggawin lang mga tagasunod na bulag. Sila ang mga kawawa. At ang pinakakawawa doon, akala nila, sinusunod nila yung Diyos. Yung pala, yung mga Diyos-Diyosan lang na religious leaders. That's why you've got to engage theology. Huwag lang lulun ang lulun ng mga itinuturo. Kailan sinusuri? At ipinakilala lalo ni Jesus ang Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng turo, buhay, at halimbawa ni Jesus. Siya'y mapagpalaya, mapagtanggap, mapagmahal, mapagpatawad. Pero ganun ba talaga? Huwag na tayong lumayo. Ganun ba lahat yung mga disciples? Hindi. Marami sa kanila, mahigpit pa kay Jesus. E paano na ngayon pag sila'y nanguna? E di yung interpretation nila of Jesus ang gagamitin. Kawawa naman yung susunod sa kanila. Merong isang village, ayaw tanggapin yung turo ni Jesus. Sabi ni Jesus, eka, malisa tayo, lumipat na lang tayo sa kabila. Sabi ng mga disciples niya, gusto niyo ba magpaulan kaming apoy? Para tupukin lahat sila. Kita niyo kung gaano kahigpit. Kung gaano mapaghiganti. Pero hindi ganun si Jesus at hindi ganun ang Ama sa Langit na nire-represent niya. So if ever God notices you, sometimes for your own good, it is to correct you. But not to take revenge. May nagtanong nga sa akin sa Facebook, ano po ba yung tama at maling palo sa bata? Sabi ko, yung palo, nagalit ka, sa init ng galit mo, pinagbubugbog mo yung bata, mali yun. Bakit mali? Kasi naghihiganti ka. Hindi mo siya dinidisiplina. You are getting even because you got irritated, you got mad, you have to get even, and you have got to hit back, and of course, you can hit better because you're older. E kailan po ang tamang palo? Pag hindi ka nagalit, may ginawang mali ang bata, pagupain mo yung galit mo, at tuloy, ayaw mo na siyang paluin dahil una, hindi ka nagalit, at second, naaawa ka na rin, pero papaluin mo pa rin, sabi mo, alam mo, kailangan paluin kita para matandaan mo to. Di ba, pinag-usapan natin, pag ginawa mo yan, papaluin kita? Dati, dapat may usapan na kayo para alam niyang may na-break siyang rule. And then, calm ka, papaluin mo siya, hindi sa ulo, hindi mo sasampalin, sa puwet. Kung yun ang usapan, kasi anatomy, yung safest na paluin mo, maraming muscle, walang maraming nerve endings except the ending of the spinal column, which is very, very sensitive. Tamang palo, pero yung sa oras ng galit mo, mali. Revenge yun. So God corrects you. God does not take revenge. He wants you to be corrected. Eh ano ngayon kung kilala tayo ng Diyos? Ano naman ang saysay nun? Because God knows you, feel secure, and enjoy the feeling. Di ka man kilala kahit ng sarili mong magulang, ng sarili mong kapatid, minsan ng asawa mo, kilala ka naman ng Diyos. Siyempre, masarap na kilala ka rin ng iba. Pero ano naman, kung hindi ka nila kilala, anong magagawa mo? Lalo't ayaw ka nila kilalanin,
Isipin mo, kilala ka ng Diyos. After all, it is God who matters. Diyos ang naglumikha sa atin. Sa Kanya tayo uuwi. Siya ang nagpapala sa atin. And because God knows you, work and rest well. The verses told us, God knows when you work and when you rest. So dapat huwag kang masyadong tatrabaho na nasisira na yung katawan mo, ayaw yun ang Diyos. At alam niyang ginagawa mo yun, kaya ka mapapalo. Pero huwag din naman sobrang pahinga. Kasi inutos niya magtrabaho tayo. So that we deserve what we eat. We deserve what we get from the planet. What else does it mean that God knows you? Because God knows you, in your thought, dwell in the Lord. Kasi alam ng Diyos sa ating isip, ang ating iniisip, nananahan Diyos sa ating isipan, e ikaw din, hayaan mo na manahan ka sa Diyos through your thought. Make your thoughts acceptable to God, pleasing to God, and make your God enjoy dwelling in your thoughts. Pag may kinukwento sa atin ng isang tao na ayaw natin yung topic, di ba? Yun ang thought niya, hindi ka enjoy, gusto mo nang iwan. Pero kung ang ikinukwento niya, gusto mong topic, you dwell in the person's thought because you are edified or because you enjoy it. Make God enjoy your thoughts. You minister to God that way. Because God is emotion. Marunong siyang matuwa at marunong siyang hindi matuwa. Bakit hindi mo siya bigyan ng kasiyahan? Total, Diyos naman siya. At pag nasisiyahan siya, nagbo-blow out pa. So yung thought natin, pag may iniisip ko, teka, ano ba itong iniisip ko? Natutuwa ba Diyos dito? Ay, wag. Hindi ito nakakatuwa sa Kanya. Ayaw niya ng mga thoughts na to. So I will minister to God by lifting His name through my thoughts. Let the Lord dwell in your thought. Yung isip natin parang bahay. Pwede tayong magkaroon ng bisita, meron extended visitor, meron tayong papasukin, meron naman tayong laging iniimbitahan. Always invite the Lord. Make the Lord dwell in your thoughts. Read His Word. Ponder His teachings. Think of Him. Because when you think of Him, you become very aware of His presence. Kaya saan man mag-isip ka ng nakakatakot, mag-isip ka ng nakakagalit, mag-isip ka ng nakakagulo, pinipili din naman niyang iniisip, but hindi nilang isipin ang Panginoon. Ang kanyang mga katuruan, ang kanyang mga pagtutuwid. Ang sarap din. Yung Bible, pag binabasa mo, pagka talaga nakafocus ka, nag-i-enjoy ka. Lalo pag pinag-aaralan mo, sinusuri mo, yun ang laman ng isip mo kesa iba. And because God knows you, know yourself like God knows you. Ang isa sa mga pinaka-ironic mga kabalintunaan na nangyayari sa buhay, ikaw na may katawan ang hindi nakakakilala sa sarili mo. Kasi pag meron kang iniisip, dinedeny mo yung sarili mo. Kumisan, meron kang self-denial. Ayaw mong tanggapin. Maraming ganun. Ayaw tanggapin yung katotohanan. Nabubuhay sila doon sa illusion, sa imagination, sa desire nila, hindi doon sa kung ano sila. Know yourself. If God bothers to know you, well, you should know yourself. When you know yourself, you get to know your breadth, your width, your length. You will know how to live life. You will know what to do well, and you know what you'd better not do because you are not gifted in that area. Know yourself. It's your duty to yourself and to God. And because God knows you, accept yourself. As God accepted and accepts you. Anong ibig sabihin? Natatanggapin mo yung sarili mo. Don't pretend like you're somebody else. Huwag kang mangopya ng iba, ng buhay nila, style nila, ikaw ay ikaw. Habang nangongopya ka ng iba, hindi ka magiging fully developed as you are. Maiinggit ka sa iba. Ibig sabihin, hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo tinatanggap ang sarili mo. Tinatanggap mong wala kang kwenta, mas may kwenta siya. Inferior ka, superior siya, therefore, naiinggit ka. So, madaling malaman kung tinatanggap niyo ang sarili niyo, kung maiinggitin ba kayo sa kapwa.
lagi nyo maikukumpara ang sarili nyo sa iba, to feel good, accept yourself. Lalo yung mga physical attributes na mahirap naman palitan, accept yourself. Accept, for instance, that you're growing old. Bakit hindi matanggap ng mga taong tumatanda sila? Lalo't may pera, may technology, kung ano-anong ginagawa sa mukha. May nakita na ba kayo na nagpa-repair ng mukha na maganda ang bunga? Parang, minsan kilala mo siya dati, tapos kinausap mo, pagtalikod, sabi mo sa kasama mo, parang may mali sa kanya. Hindi mo matukoy, pero parang may mali. Yung pala, naglagay ng tukod dito sa chin niya para cheekbone niya mataas. Kaya ko minsan, lumalakad yon. Akala mo may beke. Lumakad pala yung cheekbone. Diba, nakakatawa ko minsan, nakakaawa, hindi mo malaman kung maaawa ka o matatawa ka. Ba't di mo tanggapin na tumatanda ka? Alam nga namang 70 years old, tapos mukha kang 20. Isa yon, acceptance. Sasabihin ng iba, edi hindi na po ako magkukulay ng buhok kasi puti na. Iba naman yon dahil hindi ka naman nanganganib yung buhay mo tsaka hindi naman sobra bagastos. Hindi naman pwedeng absolute na wala ka nang papalitan, di hahaba na yung kuko mo, hindi mo nagugupitin because you accept yourself. Merong limit yung normal na tanggapin at meron yung enslaving na, yung kawawa ka na dahil sobrang mong ayaw tanggapin ang sarili mo. Maraming ganon. Ipinipilit, ikinukubli, halimbawa na probinsyana siya. Pag nagsalita naman, talagang halata-halata. Ano naman ang problema kung probinsyana ka? Problema ba yun? Ano po yung problema yun? Yung ba nagyayaman-yamanan, yung maniniwala ka ba na talagang original yung bag niya? Eh, ang mahal lang original nun. So, ba't hindi ka nalang bumili ng original na hindi branded, original? Orig ba ang bag mo? Oo, original yan, nagkarlan. Binyang, di ba? Mas maganda naman yung original na nagkarlan kaysa fake na Louis Vuitton. Tinago nyo talagang mga bag nyo, no? Kaya tuloy, pag may galakad, anong tingin mo dyan? Sabi na iba, Green Hills. Alam naman nila. Why fake it? You cannot afford a 40,000 peso bag. Bumili ka ng original na gawa sa Marikina. Hindi mo pa yung kinakahiya. Hindi ka huliin sa Europe. Alam nyo ba na yung mga fake-fake yung ganyan hinuhuli sa Europe? So don't be fake. Accept yourself. When you accept yourself, then you have time to develop yourself. You are happier because you are not measuring yourself against other people's standards. Be yourself as God allowed you to be. Remember, magiging ganyan ka ba kung hindi alam ng Diyos? At kung alam niya, pinayagan niya. Therefore, may dahilan siya. Mabuti ang para sa'yo. Kailangan makita mo yun. Para hindi puro self-rejection. Yung kulay ng balat para laging pumuti. Actually, it is self-rejection. You are rejecting your own color. You are rejecting your natural self. Ang hirap nun. At kahit hindi makita sa labas, nakakasugat yun sa loob. Sarap yung malaya ka. Ito ka. Take me or leave me. If you don't like me, we both lose. Hindi yung lagi ka nagkakandarapa to please other people. To the point that you change who you are. At dahil ganun ang trato mo sa sarili mo, hindi ba sabi ni Lord, whatever you do to the least of this, you do to me? Ganun din dapat ang trato mo sa iba. No others. Or at least no people who matter to you like God knows them. So kung dapat mong kilalanin ang sarili mo at kilala ka ng Diyos, kilalanin mo rin yung asawa mo. Ba't kayo lagi nag-aaway? Ba't hindi mo naman lang i-recognize na pagka bagong uwi lang siya galing sa labas, hindi siya mahilig makipagtalo? Schedule mo sa ibang oras yung pakikipagtalo kung gusto mo. Kung kilala mo siya, alam mo kung kailan malamig ang ulo niya, kailan siya receptive, kailan siya bugnutin. Ba't hindi mo igalang yun? Kilalanin yung anak niyo, baka pinipilit yung maging dentista, ayaw naman. Dahil iba yung talent niya. Kilalanin niyo ang bawat isa sa mga anak niyo, huwag yung pilitin na maging kamukha ng uncle niya o lolo niya, dahil magkakaiba sila.
Tandaan nyo, kahit magkakapatid, hindi pwede magkakamukha ang talent, ang ugali. Kasi, ilan ang mga ninuno ninyo, mga lolo, lola sa bawat side, kamanununununuan, ika let's say, 7 generations na lang, ang genetic pool ng lahi ninyo, ang daming pwedeng pagkuna ng bawat isang bata. Yung mata niya galing halimbawa dun sa lola niya, sa father side, yung kamay niya, yung korte galing sa uncle niya, sa mother side, ang daming pwedeng pagkunan. Don't expect your kids to be like one another and to be the same. Yung ate mo, ganito, ba't ikaw? Hindi ka ganun. Alam niyo, ibig sabihin nun, hindi niyo siya ina-accept. A-accept niyo lang pag naging kamukha ni ate. And that is why many people are wounded. Many people grow up handicapped emotionally because they were rejected when they were children. And they continue to be rejected. Ba't di ka kamukha ng kuya mo? Bakit ganito ka? Bakit ganun ka? Sabi mo dapat, eh ako ba gumawa sa sarili ko? Pag sinabi ng nanay mo, ba't ka ganyan? Eh sino ba naglihi sa akin? Sino ba nagbuntis sa akin? Nandun ba ako? Pinanganak ko ba sa sarili ko? Pero siyempre, huwag nyo naman siyempre sasagutin doon nanay nyo. Sa loob-loob nyo lang yun, yung may mga bilog-bilog. Diba? Thoughts. Pero kung masasabi nyo nicely, gently, nanay, kayo naman ang nagbuntis sa akin, diba? Bakit nyo ako sinisisi na kinky ang buhok ko? Tinatawag nyo ako lagi mukhang ita. Hindi ba mukhang ita kayo? Like mother, like daughter. When you reject people, you actually reject a certain part of you. Accept. Accept others as God accepted and continues to accept them. Don't compare people. Magkakaiba talaga. And let others be themselves as God allowed them to be. Even right now, find applications for this, mga kapatid. Think of your family. Think of your children. Think of your spouse, your parents. Children, you also have to accept your parents. Meron din sila mga sariling ugali, sariling kostumbre. Hindi lang kayo uunawain. Uunawain nyo din sila. And because God knows you, be assured of God's attention. Pinapansin ka ng Diyos. Be assured of God's ever-ready help, protection, and even correction. Welcome correction. It is for your own good. And give the same things to people. Bigyan nyo rin sila ng attention, help, protection, and correction. Anything you want to do to yourself, and you want you to be done to yourself by others, do to others also. Dapat two-way, hindi one-way. Give this to people near you, to people who matter. Kilala tayo ng Diyos, kasama natin ang Diyos, tinatanggap tayo ng Diyos. Bagamat gusto ng Diyos, patuloy tayo lagi mag-improve. We change from glory to glory, but you are basically you. Huwag mo nang asahan sa kapwa mo na mapapalitan siya structurally. Ganun na siya, wonderfully made. Your mission is to find what is wonderful about it. Because we are all wonderfully made. Kung hindi nyo nakikita na wonderful yung nanay nyo, yung asawa nyo, yung kapatid nyo, work at it, know the person. To the point na sabi yung, oo nga, wonderful siya. Napaka-wonderful ang husband ko. Kuripot, pero kahit kailan di kami nagutom. Kasi marunong siyang mag-ayos. And wonderful. Find that. Kasi ang nakikita nyo, reklamo. Ang nakikita nyo, kapintasan. You will be unhappy. And yet, you cannot change your situation dahil husband nyo naman yan. So if you cannot change your situation, change the way you think. If you are not happy with what you see, change your focus until you see something you'll be happy about and stay there. It's your choice. If you're going to be miserable or not. Matthew 10:29-31. Aren't 2 sparrows sold for only a penny? But your Father knows when any one of them falls to the ground. Even the hairs on your head are counted. So don't be afraid. You are worth much more than many sparrows. Yung mga sparrows, yan ang pinakamurang ibon sa Israel noon. Halos walang halaga.
Pero sabi ni Jesus, alam nyo ba na kahit mumurahin yung mga ibon na yan, walang nag-aalaga sa kanila, hindi pwedeng yung isa mamatay, malaglag mula sa paglipad niya na hindi alam ng Diyos sa langit. Alam niya yun. And then the Lord says, even the hairs on your head are counted. Hindi niya sabing hair. May mga noun kasi na inherently plural sila. Dahil mahirap bilangin, kalimba water, alam ng waters, di ba? People, marami na agad yon. Pag sinabi mong peoples, iba-ibang lahi na yon. Pero pag sinabi ni Jesus, your hairs, bakit hairs? Kasi bilang. Pag hindi mo kayang bilangin, sabi mo, hair. Maganda ba hair ko? Kasi hindi kayang bilangin nung nakatingin. Pero pag sinabi mong, maganda ba hairs ko? Hindi ako si Jesus. Si Jesus ang nakakabilang niya. At ang Ama sa langit. Pero bilang. Gaano karaming buhok nyo ang nalaglag sa unan nyo ngayong gabi, kagabi? Sumama sa shower? Nalagay sa sopas? Hindi nyo alam. Alam ng Diyos. Ganon siya ka-close. Alam niya yung latest count. And syempre, figure of speech lang yan. May ibang sinasabi. Kilalang kilala ka ng Diyos. Alam niya ang takot mo, na darama mo, pangarap mo sa buhay. So patirahin mo siya sa isip mo at lagi kang mamalagi sa paligid ng kanyang sariling isip para makinabang ka ng gusto at mabigyan mo siya ng luwalhati. Kilalanin ang sarili, tanggapin ang sarili, improvein ang sarili. Kilalanin ang kapwa, tanggapin ang kapwa, and help them improve also. Focus on God's intention with people. And the intentions are usually given away, revealed by their talents that God gave them, by what they can do well. Let people succeed. Give them work where they are good at. Let them be happy, and you also will be happy. Dear God, we thank you that you love us. And we thank you for the unconditional acceptance that you give us. Kung paano kami, Panginoon, nangangailangan na tanggapin kami ng aming kapwa, nawa maging bukas din ang aming puso na tumanggap sa aming kapwa. Kahit mayroon kaming ibang ideya kung ano dapat sila, paano dapat sila maging ganito, turuan mo kami to take them as they are, to believe in them, to be supportive of them, and to love them. We thank you that though you rule heaven and earth, you are very personal with us, that you know the latest number of our hairs. Teach us to reciprocate this love by loving other people more. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan nito sa buhay natin. It has a very special meaning in your life, in your situation, right now. Ask God to help you find that application.